ito ng ating kapatid. Talagang tanging ang Diyos lang ang bibigay ng kasiyahan sa atin. Siya lang ang may sagot sa lahat ng mga bagay-bagay na ating nararanasan. Siya lang talaga ang kayang makapagpangiti sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, dalawang linggo po ako nawala at medyo nagiging busy po talaga ako ngayon lately. Tapos po next month po, busy na naman po dahil ako po ay mayroon pong mga gagawin. Punta po na, may kakasal po ako, tapos mayroon po akong pupuntahan sa ibang bansa. So medyo talagang ang aking schedule po ngayon ay natapos, busy pa rin po kami sa leadership training. Kaya po yung batch 11-11, nag-graduate na rin sila sa wakas. Okay, and next month naman po, gagraduate naman po yung batch 12 sa Saitama. Okay, kaya medyo talagang grabe po ang ginagawa ng Lord. God is raising new leaders in His church. Amen? Okay, ngayon po ay meron po ako isi-share sa inyo na alam kong magiging encouragement sa marami sa atin because alam ko, alam nyo naman po siguro na kaming dalawa na Sister Loy ninyo, we're going through rough times of our lives. Things that we never imagined that will happen to us. But anyway, yung pong isi-share ko po sa inyo, isang bagay na patuloy na binibigay sa akin ng Panginoon para maging kalakasan. At sa tuwi-tuwi na ito'y nagiging kalakasan sa akin, ito po ay nagkakaroon ng encouragement sa akin para i-share ko po sa inyong lahat. Alam ko po, magiging magandang kasagutan din po ito sa buhay-buhay ng bawat personal na tao ngayon sa nakikinig niya. Amen? Amen. Okay? Meron pong isang bata, habang siya po ay naglalakad doon sa kanyang garden, sa kanilang garden, napansin po niya doon sa nakakabit doon sa may puno, doon sa mababa lang naman po yung sanga ng puno, napansin niya may dalawang kukun na magkatabi. So ang ginawa po niya, pinagmasdan po ng bata, habang pinagmamasdan, abay nagulat siya sapagkat yung isang kukun ay nagumpisa ng gumalaw. Habang gumagalaw, nakita niya na nabutas yung kukun na isa, tapos unti-unting nakita niya na nagpupumiglas yung paru-paro sa loob na pinipilit nito na siya ay lumabas. It took many minutes bago mailabas nung paru-paro yung kanyang ulo. At talagang siya po ay nagpupumiglas, nag-struggle po siya na lumabas dahil sobrang liit at sobrang higpit nung butas na po para bagang pumipigil sa kanya para siya ay makalabas. So habang ito'y pinagmamasdan ng bata, awang-awasan doon sa nakikita niyang paru-paro na lumalabas doon sa kukun. So maya-maya nung nakalabas itong paru-paro ay nakita niya na unti-unti itong nag-inat at nakita niya nung ibukan nito ang kanyang pakpak, nakita niya ang napakagandang kulay at isang magandang paru-paro na lumipad palayo. Tuwan-tuwa siya sa nakita niya. Then all of a sudden, napansin niya yung katabi nag-umpisa ring gumalaw. So nakita niya na bumukas na naman ng maliit na butas yung kukun at nakita niya nag-umpisang mag-struggle yung paru-paro sa loob. So ang ginawa ngayon itong bata, dahil naawa siya nung una dun sa isang paru-paro, ang ginawa niya, tinulungan niya ng konti na buksan, okay, yung kukun. So binuksan niya ng konti. At nung medyo maluwag na, alam niya na kaya nang lumabas ng maliwag maayos itong paru-paro ay binitawan na niya at saka unti-unting lumabas yung paru-paro with ease. Okay? Subalit nagulat siya sapagkat ang nakita niya ay hindi katulad ng paru-paro na nakita niya nung una na napakagandang pakpak. Okay? At maayos ang itsura ng pangkatawan ng pamahaba. Napansin niya na ang lumabas na paru-paro ay baluktot ang katawan at ang pakpak ay nakalumukos. At anumang bagay ang gawin nitong paru-paro na ito, hindi siya makalipad at hindi niya maibuka ang kanyang pakpak. At nakita na lamang niya lumakad sa sanga itong paru-paro na ito. I mean, gusto ko po maintindihan natin ang katotohanan. Minsan akala natin, yung struggle na yon ng paru-paro nung una ay nakakasama sa kanya. Ang hindi po natin nalalaman, kinakailangan niya mag-struggle at sumuot at dumaan doon sa makipot na daan na yon. Kinakailangan niyang pilitin yun sapagkat makakatulong sa kanya para maiplantya at maibatak ang kanyang pakpak.
maging ang kanyang nakabaluktot na katawan sa loob ng kukun. Ito ay makakatulong sa kanya para to straighten up its body. Minsan nakakala natin, ang mga trials at mga pains at mga sufferings ay masama sa atin. Subalit, kagaya ng buhay na natin doon sa kukumpara ko doon sa kukun ng lumalabas na paru-paro. Gusto ko maunawahan po natin mga kapatid, kadalasan ang mga bagay na yon ay nakapagpapabuti sa atin. If you want to be like that beautiful butterfly soaring high, you need to go through the pains in life. Amen. Amen. Today, I would like to share to you this afternoon, ito pong mensahe. I entitled this message, The Reward of Pains to Committed Christians. Na gusto ko isipin natin dito mga anak ng Diyos that I am talking to those committed Christians. And when I talk about committed Christians, I am talking about people na mayroong relasyon sa Panginoon na ginagawa ang kanyang the best para po siya ay talagang maging ma-accomplish niya ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. At the side, maraming mga bumabatak sa kanyang buhay na nagpapahirap sa kanya, pero siya po ay nananatiling committed sa bagay na gusto mangyari sa kanya ng Panginoon. But listen, mga kapatid ko, gusto kong unawain natin that even to those Christians na committed sa Panginoon, sila po ay makakaranas ng pain. Andiyan po ba kayo? Amen. Today, we're going to picture ourselves to one of my, masasabi ko pong my favorite and one of my personal hero sa Christian, sa Biblia, at ito'y walang iba kundi si Paul. Paul gave us his experience. At dito po natin masasalamin ang ating mga sarili sapagkat si Paul po, even though he's the one of the mighty men of the Lord, siya po ay hindi nakalusot sa mga pains ng kanyang buhay. So we're going to talk about his principle on what he had learned as a committed Christian sa mga bagay-bagay na mga pains na meron siya sa kanyang buhay. Handa na po ba kayo? Amen. Okay? Gusto ko pagkatapos ng araw na ito, magkaroon tayo ng panibagong attitude, panibagong konsepto pagdating sa mga pains na nararamdaman natin. Amen? Okay? So ngayon po ay bubuksan po natin ang ating mga Bible. Let us open our Bible to 2 Corinthians. We're going to read from chapter 12, verse 1 to 10. Okay? Medyo 10 verses po ito. At naniniwala ako that this will bless us. At dito po si Apostol Pablo, siya po ay nag-share sa kanyang mga readers yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, ni-reveal sa kanya ng Panginoon, yung magagandang bagay na ipinakita sa kanya ng Panginoon. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. I must go on boasting, although there is nothing to be gained. I will go on to visions and revelations from the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whoever, whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man, whether this body in the body or apart from the body, I do not know, but God knows. Yung sinasabi niya ritong this man na ito, siya po yan. Sabi niya ganun, gusto ko maunawaan ninyo na mayroong isang lalaki, siya yun eh, kinikwento niya sa kanya sarili, na dinala ng Panginoon, na itinaas na Panginoon, pinakitaan niya na iba't ibang mga revelation. Gusto ko sabihin sa inyo na itong lalaking ito ay maraming pwedeng ipagmalaki sa kanyang sarili. Okay? Dahil siya ay kinausap ng Panginoon at actually dito sa susunod na verse, sabi niya ganun, anong ginawa ng Diyos sa kanya? He was put into a third level ng third heaven. Ito po yung paradise. Basahin po natin sumunod na verse 4. Was caught up to